Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating panibagong video tungkol sa vermiculture. Kagaya sa sinabi kong nakaraan, sana samahan ninyo po guys. Paano ba natin gagawin itong vermiculture o itong vermicomposting? Guys, ang vermiculture, ito yung pagpapadami o pagpapakain ng ating earthworm na ginagamit sa vermicomposting. Guys, ito namang vermicomposting, ito yung proseso paano makaproduce ng organic fertilizer or yung tawag natin vermicompost gamit yung biodegradable na materials na pinapakain natin sa ating earthworm. Ang earthworm naman natin na gagamitin dito ay hindi ito yung earthworm na regular earthworm na pag magbungkal tayo ng lupa makikita natin sila tapos matataba. Hindi po yun ang ating gagamitin. Ang gagamitin natin ay yung earthworm na tinatawag na African Nightcrawler. Ito yung commonly used na earthworm para doon sa ating vermicomposting. Hi guys, ito po yung tinatawag na ANC or African Nightcrawler. Ito po. Ang pagkakaiba po niyan doon sa yung sabi nating regular earthworm ay yung sa katawan pa lang ay ma-distinguish na natin kung ANC siya. Kasi yung ANC, usually, slim lang po. Tsaka hindi po pantay yung bilog ng katawan niya. Yung bandang unahan ay medyo malaki kaysa doon sa kabilang dulo. Di kagaya sa regular earthworm, pantay po yung bilugan ng katawan niya. So from doon sa una at sa doon sa dulo ay pantay po yung bilog. Pero yung pag-INC, hindi po pantay. Malaki po yung pagkabilog sa harapan kaysa doon sa kanyang lipuran. At saka ENC, itong ENC naman na ito ay ang kinakain po nito ay mga nabubulok na mga bagay. Yung regular earthworm naman po ay yung kinakain lang po ay lupa. Yan guys, kahit pa paano na i-distinguish ko po sa inyo yung ina-compare ko po sa inyo yung pagkakaiba ng regular earthworm at sa African Nightcrawler o yung tawag nating ENC. Tsaka guys, karagdagan din doon sa pagkakaiba ng ENC at regular earthworm. Yung ENC naman po ay yung dumi niya ay malambot lang po. Pero pagka doon naman sa regular earthworm, yung dumi niya ay matigas. Kaya much better po ang gamitin ang ENC sa ating vermicomposting. Saka itong ENC naman guys, mabilis din itong gumami kasi itong earthworm na to may dalawa po kasi siyang kasarian. Meron siyang dalawang testes at isang ovary. So tinatawag din siya itong earthworm na to na hermaphrodite. Hermaphrodite yung meron po dalawang kasarian. Guys, tara, para wala na pong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating paggagawa ng vermicomposting. Tara, samahan niyo ako. Guys, sa vermicomposting naman, bago tayo magsimula ng ating vermicomposting, ay dapat meron na tayong paglalagyan ng ating ANC or dapat meron na tayong tinatawag na vermibed. So ngayon guys, last week may binuo akong vermibed. Papakita ko sa inyo guys. Guys, itong vermibed naman natin, pwede naman tayong gumamit ng
iba-ibang materyales. Kung wala po kayong hollow block, pwede naman tayong gumamit ng dalawang or yung container na o yung drum na pwede nating hatiin. Yung drum na kulay blue, pwede po nating hatiin yon. Then magiging vermibed din natin yon. Pwede din po na gamitin yung kawayan na tinipak. Pwede din pong hindi tinipak. Ilalagay lang natin sa gilid. Tapos pwede rin na gamitin yung kahoy, yung tabla. Tapos pwede din yung bunot na ipagdikit-dikit lang po natin. Ang ano lang naman po, ang importante lang po nitong vermibed para din iwasan yung bulati natin ay makalabas tsaka wala ding makapasok na yung predator para sa ating bulate. Kasi yung iba, yung palaka, iwasan natin yung palaka tsaka yung pulang langgam kasi yun talaga yung umaatake sa ating mga bulate, kinakain nila. So iwasan natin yun guys, na makapasok sila sa loob para naman yung ating vermi, yung earthworm or yung ENC ay buhay at makaparami po natin. Yan guys, marami naman pong pwedeng diskarte lang po, basta iwasan lang po talaga na lumabas po ang ating mga earthworm. So ito guys, ito may kalakihan ito guys. Yan. Kung meron naman kayong source ng bulate o yung ENC, saka may source din kayo ng pagkukunan ng kaumanyot, pwedeng ganito kalaki guys ang gagawin niyo. Pero pagka limited lang po yung source ninyo, eh pwede naman yung maliitang gawa lang po. Hindi dito kagaya nito na medyo may kalakihan. Sige guys, ituturo ko sa inyo yung susunod na procedure nito. Okay guys. Yan guys, ilalatag na natin itong sapin natin na trapal. Saka guys, bago pala makalimutan, pwede din nyo itong lagyan ng dahon ng saging. Pwede na munang ilatag yung dahon ng saging bago itong trapal. Pero since dito naman sa area ng vermibed na ginawa ko, medyo malilim naman siya, hindi naman siya mainit. So, no need na lang yung dahon ng saging. So, diretso na natin ilagay itong yung ating trapal. Ilalatag na natin dito. Sige guys, ilatag ko muna to. Guys, ang paglalatag dito dapat nakapusulit yung dulo-dulo ng trapal dito sa hollow block. Yung ito siya guys. Yan guys, dapat ganito yung dulo-dulo ng mismong trapal, eh, dapat nandito sa taas ng hollow block para naman yung mga butas dito sa hollow block, yung mga ganito matatakpan. Yun nga guys, yung sabi ko, iwasan natin na makalabas ang ating mga earthworm. At iwasan din yung makapasok yung mga langgam, panaka, o ano pang mga predator na kumakain ng ating bulate. So guys, dapat ito guys,
nakalagay dito sa ibabaw. Tandaan nyo pa guys ha, ito huwag yung kalimutan. Yan guys, balita ng trapal ang kinatag ko dito. So okay na to guys. Susunod naman ito ay yung mga gagamitin na natin materials para magiging bahay at magiging pagkain na rin ng ating CNC or earthworm. Guys, ang kasunod naman po nito ay magle-layer na tayo. Pagkatapos natin na ilagay yung sapin natin, trapal, susunod na natin yung pagle-layer, paglalagay ng layer. So, ang una nating layer nilalagay ay dapat yung mga tuyong dahon, tuyong kahoy, basta yung mga nabubulok na mga materials. Pwede natin yung uunahin paglagay dito sa ating vermi bed. So ito guys, papakita ko sa inyo. Guys, yan po yung ating gagamitin, yung mga tuyong kahoy, tuyong ano ng nyog, dahon ng nyog, ito po yung dahon. Ito po yung magiging first layer natin dito sa ating vermi bed. Tapos, pag mailatag na natin to, huwag natin kalimutang diligan ng kakaunti para meron po itong moist. Huwag lang pong sobrang basa. So guys, ganito po yung ano natin, layer. Papakita ko po sa inyo. Ayan guys, natapos natin malagyan yung ating vermi bed ng ating first layer. First layer natin, ito yung mga tuyong dahon, tuyong kahoy, na nabubulok na kahoy, tuyong dahon ng nyog, may mga tuyong damo, saka iba-iba pang mga tuyong kahoy na nabubulok na. Ito yung magiging first layer natin. Saka guys, huwag nyong kalimutan, after nyo mailagay itong first layer, didiligan nyo po yung katamtaman lang na parang may moist lang, siya. Para naman, ito po kasi yung moist, ito yung nakakatulong din dun sa ating earthworm. Maparami sila. Iwasan natin yung sobrang basa naman po guys, kasi may tendency yung ating earthworm nalulunod tsaka mamamatay. So, iwasan natin yun. Yung purpose natin dito ay maparami sila para marami din tayong ma-harvest na mga vermicast o yung dumi nila. So ito yung first layer guys, basain po natin ito ng tubig, yung katamtaman lang guys ha. Okay guys, simulan ko na. So dadagdagan ko pa guys kasi kulang pa, hindi pa nabasa lahat. Sige guys, ganitong procedure lang po. Saka ipapakita ko yung susunod na procedure pagkatapos itong dilig. Sige guys. Ayan guys, natapos ko nang mabasa itong ating first layer. Ang kasunod naman ito guys ay ang ating cow manure. Bali itong cow manure, ito yung pagkain natin sa ating PNC or earthworm. So ang ratio ko ito guys, tandaan nyo, dapat 50% yung cow manure na ilalagay natin dito. Sige guys, ilalagyan ko po muna ito. Yan guys, nailagay ko na yung cow manure. So mangyayari,
since na meron namang mga bubuo, gagawin natin guys, durugin natin tsaka ilapag natin ng maayos. Dapat lahat ito malagyan ng cow manure. Yan guys, pagkatapos naman ito, ganun din uli ang procedure. Didiligan din natin uli, kakaunti lang po. Yan guys, pagkatapos ng tubig, kakaunting tubig, ang isusunod naman natin ay yung banana stock o yung banana, yung katawan ng saging. Tatagtarin natin ito, tapos ilalagay natin dito sa ibabaw. So yung pangatlong layer natin ay yung katawan ng saging. Okay guys, papakita ko sa inyo. Ayan guys, ito yung katawan ng saging. Yung saging naman na gagamitin natin, ito kasi saba ito eh, pero pwede naman kahit ano, basta saging, lakatan, lakundan. Pero dito kasi marami yung saba, saka itong saging na to natingnan ko eh, ano, lang kakaunti lang yung dahon, parang hindi maganda yung tubo, kaya ito ginamit ko itong saging na to para dito sa ating vermi. So ito guys, dito ko na rin i-slice. Pwede namang i-slice nyo muna tapos ilatag nyo lang dito. Pwede din dito na tayo magtatagtag. Okay guys, pakita ko sa inyo. Para hindi kayo mangalay guys, pwede naman tatarin nyo na lang dito sa labas. Kung may tataran kayo, pwede din dito lang. Ito, nilagay ko lang muna dito para makita ninyo kung paano magtatagtad. Ito lang, slice lang po ng ano, huwag lang kalakihan. Tamang-tama lang. Yan guys. Sige guys, pagpatuloy ko na lang sa pagtatagtad dito na lang sa labas, para mabilis tayo. Okay guys, ito lang. Ganito lang guys ha. Pino lang. Para lahat ng area dito malalagyan natin. Okay guys, tatarin ko muna ito. Ayan guys, natapos na natin yung pangatlong layer. Yung pagchap-chap ng katawan ng saging. So, pagkatapos nito guys, huwag yung kalimutan uli na pasain ito. Yung katamtaman lang din guys. Kagaya sa ginawa natin kanina. Papakita ko sa inyo guys.
yan guys. Kasunod niyan, ang kasunod nito, diba natapos na natin madiligan, ang kasunod nito ay paglalagay na naman ng panibagong layer. So babalik tayo sa ginawa natin nung una. Lalagyan natin ulit ito ng tuyong dahon, yung nabubulok na mga kahoy, yung tuyong dahon ng inyog. Ganun pa rin guys, paulit-ulit lang. Tuyong dahon, sunod, cow manure, or kung may chicken dung kayo, yung tuyong-tuyo na, kaso mainit kasi siya guys, kaya ginagamit ko cow manure. So, tandaan nyo guys, ang layer lang nito ay tuyo, yung nabubulok na mga dahon, nabubulok na mga kahoy, sunod, yung manure, cow manure, tapos yung katawan ng saging, saka pwede rin gumamit tayo ng fresh na kakawate, pero since na wala kami kakawate dito, so, saging yung marami, so, ito na lang muna yung ginamit ko. Saging, sunod yung first layer ulit, second layer, third layer, yun lang guys, paulit-ulit lang. Yun lang yung procedure. Basta huwag niyong kalimutan, every layer dapat diligan niyo para may moist, kasi kailangan niyo po yun para sa ating ENC. Hindi pwedeng tuyong tuyo kasi mamamatay po sila. So at saka huwag niyong tuyong basang-basa, mamamatay din po sila. Yung katamtaman lang, yung meron lang moist. At saka huwag kalimutan yung pagkain, yung cow manure, 50% nun ang ilagay dito sa ating burning bed. Okay guys, yan lang guys, paulit-ulit lang. Tatapusin ko na lang to, yung layer na to, pangalawang layer. And then yung kung gusto nyong gumawa sa inyo, kung meron kayong malaking area saka meron kayong pagkukunan ng cow manure at ENC, pwede kayong gumawa na kahit ganito kalaki. Pero kung limit lang guys, gawa na lang kayo ng maliitan lang. Paramihin lang natin yung ENC, tsaka makaharvest tayo ng vermicast, yung mismong dumi nila. Kasi yung dumi nila, yun yung gagamitin natin fertilizer sa ating tanim. Yun din yung gagamitin natin na vermity. Yung vermity naman guys, i-discuss ko naman sa sunod ko na video. Tapos itong vermicast, pwede rin itong gamitin as basal fertilizer sa ating mga naitanim na mga gulay or any ornamental plants or herbs. Magagamit po natin itong vermicast. Yan guys, natapos ko na yung yung pangalawang layer na ating ginawa. So paulit-ulit nga yung procedure, and then natapos ko na yung pangalawa. So ito, lalagyan na natin ng ENC. So ito guys, ito yung ENC natin. Ito guys, kita nyo, ito na yung ilalagay natin dito. Basta tandaan nyo guys, 1 meter by 1 meter, 1 kilong ENC ang gagamitin natin. So ito guys, nalagay ko na. Scatter nyo lang guys yung bulate. Scattered nyo lang siya. Tatagos na lang po yan dun sa ilalim. Kasi ayaw nilang mainitan guys. Ayaw nilang masinaga ng araw. Kasi itong ENC na to, mas gusto nilang kumain ng nabubulok na materials pagka madilim. Doon po sila active guys pagka madilim. So yan lang guys. Tandaan nyo guys ha, yung procedure natin, at yung panghuling ilalagay ay mismo yung ENC na natin, o yung African night crawler. Ayan guys, tapos na yung paglalagay ng ENC. So ang huli nating gagawin ay tatakpan po natin ito ng yero para iwasan na mababad siya sa tubig ulan. Kasi pag mapasukan ng tubig ulan, may tendency malulunod yung ating mga bulate. So kailangan natin takpan ito, tsaka iwasan na rin na masinaga ng araw yung ating mga bulate.
So guys, sige, tatakpan na natin. Ayan guys, yung huli. Natakpan na natin ng ano, yero yung ating vermi bed. So guys, kailangan talagang may takip kasi iwasan natin na yung tubig ulan papasok sa loob at saka magiging basang-basa ang ating nilagay na mga material. So possibility ay mamatay ang ating mga ANC o yung earthworm. Saka guys, yung takip naman na ito, nakakatulong naman ito para naman hindi rin sinagan ng araw ang ating ANC kasi sensitive po sila sa araw. So hindi sila makakain ng maayos. Shout out and thank you sa support sa una kong video. Shout out Kuya Anthony. Thank you Gao sa 50 stars na binigay mo. Thank you Indigen na rin sa 10 stars na binigay mo. Thank you Ate Tina sa support at sa 10 stars na binigay mo. Thank you din sa support guys. Nasuportahan nyo ako guys sa susunod na mga videos ko. Ray, ang YouTube channel ko ay agri kayo kay RCTV. Please subscribe naman guys sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga nag-like sa aking unang video, maraming salamat po.